Yo, 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 we're here at United Sports Center, Antipolo City, and this is a Suzuki Big Bikes free test ride event. And what we have here is the Suzuki SV650. And I know na na-feature na din natin itong motor na to sa Suzuki Big Bikes Antipolo. Malapit lang siya dito sa Inari Sports Center. About the specs, horsepower niya, and everything about the SV650. And check na lang yung uploaded video natin. But this time, this is our first ride impression dito kay SV650. Alright, let's do this. Tulad nga nung nabanggit ko sa first vlog natin dito is napaka short rider friendly nitong sa SV650. So mukha siya malaking tignan, syempre sa itsura pa naman niya, sa design ng trellis frame niya, naka V-twin engine, mukha siyang malaki talaga. Syempre this is 650cc. Once inupuan na natin siya, ito medyo nakaangat lang ng konti pero very comfortable and very manageable din yung weight niya. I guess during traffic situation, no problem to sa mga shorter rider. Okay, let's do this. Yes, sir! Okay, naka-stock exhaust tayo pero rinig na rinig ko yung ugang ng makina dito pa lang sa pwesto natin. Yun, oh. Yun ang sobrang exciting sa mga V-twin engine. Alright, let's take a ride. Okay, from first gear to second gear, smooth lang. And actually parang speechless ako sa unang andar dito. Ang sarap, grabe. Pero yung power delivery niya napaka smooth, so hindi siya yung tipong nakaka-overwhelm. I don't know, I'm not quite sure, maybe because sanay lang din tayo sa nagumamit ng mga big bikes, no? But siya yung mabait siya eh. Balik natin ang first gear. Yan, hindi overwhelming yung first gear niya. Pagpasok ng second gear, very smooth. Ay, grabe. Hindi ko lang siya maitodo talaga dahil maiksi lang yung kalsada dito sa Inares. But power wise, grabe, ang sarap. Napaka smooth. And what else? Parang ano, natitempa kong ibira siya. And sa vibration, I don't feel any kind of yung nakakainit ang vibration sa handlebar natin, no? Goods lang. And sa braking, actually appreciate ko yung braking niya. Front brake, wow, ganda lang, smooth lang ng transition. Hindi siya yung parang basta-basta ka na lang iitsa ng motor. Oy, grabe. Hirap niyang biglain kasi parang gusto niya ilabas yung tinatago niyang lakas. Syempre, highway wise, grabe, napakasarap na ito dahil doon may sasagad mo talaga yung pinaka-optimum power ni SV650. But yun nga lang, we always be cautious whenever you're testing your bike's limit and make sure not to put others in danger. Isa sa mga pinapansin ko lagi sa mga big bikes na na-road test natin is yung engine heat. So far, wala pa naman akong nararamdaman na nakakairit ang init mula sa engine niya. Goods lang. Suspension wise, actually, okay din suspension niya. Malambot. Yan. So, kumbaga, kung mapupunta tayo sa mga bumpy roads is for sure na napaka-komportable nito. Dito pa lang sa front, okay. Sa rear, goods lang din. And maneuverability. Sabi, para lang tayo naglalaro. Grabe, ang sarap ng ugong ng engine niya every time na nag-downshift tayo. How much more kung naka-aftermarket exhaust pa tong motor na to. Grabe, dun yung mas ma-appreciate yung power ng V-twin. Isa pa din sa mga nagustuhan ko kay Suzuki is kadalasan sa mga big bikes na nilalabas nila is hindi ganun katataas yung seat height. Maraming mga kagulong natin na shorter rider, yun, may chance na makasakay talaga ng big bike sa mga motor na ino-offer ni Suzuki. Especially sa mga lady riders natin na yan, gusto din makapag-try ng big bikes. This might be your first option siguro yan, sa pagpili ng mga big bikes. Yung mga bikes na talagang makakapagbigay sa'yo ng exceptional riding experience.
I'm actually always fan of a sports bike. Yeah, but not on naked bikes actually. But when I ride this SV650, I would actually consider this, given a chance to, you know, purchase my big bike. Grabe, syempre, itsura pa lang, tinan mo yung ang ganda ng combination ng white and red na trellis frame niya, no? At syempre, doon sa ugong ng engine, actually, isa yun sa mga factor na kadalas akong tinitingnan talaga sa mga motor, yung tunog ng engine, para kahit hindi ka naka-aftermarket exhaust. Syempre, ang mahal din ng mga full system exhaust eh. Okay, sudden brake, goods lang. Mahal ang mga full system exhaust. Kaya napakalaking factor sa mga ganitong klaseng motor, especially dun sa mga limited budget lang, to have a, you know, a decent sound of the exhaust. Yan. Dito, I can live with it naman na. Pero syempre, pag tumagal-tagal, nabiting ka na sa tunog. Sabi nyo naman ng mga rider, di ba? We always find a way on how to improve our bikes. Okay na siya. And sa mga... Ay! Nag-neutral. Sorry about that. Na-baby ko yung shifting. And then, dun sa incident din na yun, no? Na bigla tayo na neutral, tapos paliko pa naman tayo. And no problem sa pagtukod ng paa natin, kasi abot na abot natin yung sahig eh. Hindi ko na matandaan din kung ano yung curb weight netong si SV650. But based on a feel ko doon sa angulo na yun, na biglang tukod tayo on a corner, is very manageable naman. Hindi siya yung tipong naka-off balance na hahatakin tayo ng motor towards the other side para matumba. Diba? Very manageable. So this highly recommended, especially sa mga kagulong natin na sa mga ka-height ko na 5'4". Yan. I guess even 5'3 or 5'2 kaya to. Yan. Kahit medyo tip-toe kayo ng konti. Kahit nga siguro i-one leg nyo, goods lang. Kasi yun, hindi siya ganun kabigatan for me. Ah. For a beginner rider, I guess pwede. Kahit, dahil yun nga, unang-una doon sa smooth power delivery, hindi siya overwhelming. So it's just easy to maneuver. And pangalawa sa brake, very friendly lang din ng approach ng braking niya. Makaka... brake tayo on a timely manner with the right momentum. Yan, hindi tayo na off balance. And so weight niya very manageable kahit sa mga shorter rider. And syempre hindi lang naman to as for beginners, no. Kahit sa mga experienced rider na din natin, this is highly recommended. Usually pag mga Japanese brand yung pinag-uusapan natin, is we're talking about parallel twins, inline four engines. But here, what we got is a V-twin engine, diba? Something na we don't usually see on a regular basis, I guess. And sa slow speed, isa pa sa hina-highlight ni Suzuki is yung low RPM assist na tinatawag. Tignan mo, hindi tayo nag-rev, hindi tayo nagka-clutch. This is what we call low RPM assist. So, para sa mga beginner rider natin na nag-aaral pa lang mag-motor, pwedeng-pwede sa inyo ito kasi hindi kayo basta-basta mamamatayan once na nag-shifting tayo, di ba? Once na nag-aaral pa lang tayo mag-shift. This is Sir Gerald of Suzuki Big Bikes Antipolo riding the Suzuki GSX S1000. Guess wala na ako masabi. Even on a short period of time, I'm very satisfied sa experience ko dito kay SV650. Yun, traffic situation, okay lang to. If gusto nyo siyang gamitin as a commuter bike, if you have the budget for daily commute, why not, di ba? Magaan lang siya and easy to maneuver. This is very smooth gamitin. And syempre, sa pillion seat din natin, makakaangkas pa yung... OBR natin if we have some. Alright, ito naman yung itsura ng headlight niya. Naka bulb type pa rin tayo, but you can always have them replaced if you wish to. And this is our trellis frame. Diba? Ang ganda ng color combination na ito. May mga iba't ibang color variant din tong si SV650 na pwede nyo pagpilihan, depende sa preference nyo. And this is the exhaust. And this is the V-twin engine na napaka, diba, solid. Kitang kita mo dito sa gilid niya yung engine niya. And let's try to do another sound check, I guess. Solid. Grabe, yun sinasabi ko, diba? Stock exhaust,
all goods na. And thank you so much Suzuki Big Bikes Antipolo. They're located at El Sumulong Circumferential Road, Barangay San Roque, Antipolo City. You can always look for Sir Gerald if you wanted to inquire, or basta pasok lang kayo doon and they're gonna assist you with your concern with Suzuki Big Bikes. And they also have some underbound scooters sa showroom nila. Big shout out to Premium Gears. If you're looking for high quality air cool riding jersey, we can also do a custom. Just message our Facebook page. And also big shout out to Dino Motor Oil. If you're looking for the best engine oil for your scooters, underbone, and or even for racing purposes, just check out Dino Motor Oil. Alright, huwag niyo din kalimutan i-like and follow on Facebook page natin. Respeto Agulong. B-Boy LMD here. You guys watching Respeto Agulong. Just remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now, and I'll see you guys on the next one.